I'll prepare some more. Pero first and foremost, I would like to say, Gandang gabi, Frontrow! Kumalma kayo, ako lang to. Apakayayabang nyo. What's up, Frontrow, and what's up, Philippine Arena? Nice! Ito yung pinaka-alkabogabon na event na napuntahan ko sa buong buhay ko. Ang lakas maka Super Bowl nito, Dai. Meme! Hi, guys! Hi, RS and Sam! Ang ganda mo! Siyempre, no, Frontrow ako. Na-pressure ako kay Vice, eh. Nung narinig ko magpapasabog ka sa... Oh, ito na, ready na mag-party. True. Nung narinig kong magpapasabog ang Vice Ganda, sabi ko, Diyos ko, paano ba? Paano ba naman to? Naku, ikaw pa ba? Ito, nagmadali. Magmadali. Nagmadali na umere ulit ang Game of Thrones dahil sa outfit mo. Na-preempt mo sila. Siyempre, yun ang inspiration natin ngayon. Grabe. Vice, grabe, alam mo, lahat to, maliit na katiting lang to sa Frontrow members na nagmamahal sa'yo. I know! Sobrang lakas ng ingay sa loob. At hindi namin alam kung paano magpasalamat sa'yo kasi halos araw-araw, binabati mo kami sa showtime. Siyempre, alam mo, apakayabang ko dahil sa Frontrow. Diba? Ang laking pagmamahal ang natatanggap ko mula sa inyo, mula sa buong Frontrow family, at hiyang-hiya ako na hindi ito maibalik. Kaysa munting paraan na pagbabanggit ko ng Frontrow sa telebisyon, kailangan maibalik ko yung pagmamahal na yun kasi kailangan mutual. Hindi pwedeng kabig, ganun ang kabig. Kailangan may pinibigay ganun ang pagmamahal. Ang pagmamahal ng Frontrow, sobrang sarap kaya dapat nire-recycle. Maraming salamat sa buong Frontrow family! Mahal na mahal ko po kayo. Ang kaganda nyo, apakayabang nyo. Napakasarap naman marinig yan, Vice. Maraming salamat. Alam namin, napaka-busy mo. Alam namin, maraming humahanga sa iyo mga Frontrow members. Ang lahat yan. Katulad ng Frontrow si Vice, marami rin tinutulungan. Kasama natin siya, tumutulong. Alam nyo, ewan ko lang kung napapanood ninyo, guys, sa showtime everyday. Pag may mga nakikilala si Vice na mga karapat dapat bigyan o tulungan. Yes. Tumutulong tayo kasama ni Vice, nagbibigay tayo ng mga motor, right Vice? Correct. Alam mo yung mga motor na yun, sobrang random ho. Mga naramdaman ko lang na kailangan ng tulong at bigyan ng tulong. Tapos sobrang random lang rin ang text ko kay Sam o kaya kay RS na meron akong bibigyan ng motor o meron akong nabigyan ng motor, pwede bang magpa-sponsor sa ano? Sa Frontrow. Alam mo sinabi niya, mamigay ka ng 10 motor, kami na bahala. So, ilan pa nga lang nabibigyan ko? 5 pa lang. So, meron pa akong 5. Tapos, madami pa, Vice. Ilang sampu. Sabi ni Sam, anytime na you feel like helping and giving a helping hand and reaching out sa mga nangangailangan, sige, tumulong ka lang. Pagkakatuwang tayo sa pagtulong. At yung kinakwento ko nga kay RS na last time magkasama kami, sabi ko, ang pinaka-nakaka-proud talaga para sa akin dito sa Frontrow, bukod sa pag-asenso nating lahat, ang pinaka-nakaka-proud, yung lahat tayo, nagkaroon na ng kakayahang tumulong. Tama. Yun yung essence ng pag-asenso eh. Maraming oportunidad ang nagbukas sa atin, kaya naman, hindi natin sinasayang yung mga pagpapalang natatanggap natin at isinishare natin sa marami. Yun ang legacy ng maiiwan ng Frontrow at yun yung isang bagay na ipinagmamalaki ko sa Frontrow family. Yan ang gusto ko kay Vice eh. Pero, Mar, balita ako, may pasabog pa daw si Vice. Alam mo si Vice kasi, galing kasi siya sa stage sa buhay niya na nangailangan din siya. True! Diba? So gusto kong bigyan mo lang ng tip yung mga, ngayon, mga bagong members. Umpisa. Na nag-uumpisa pala. At parang feeling nila, dito sa Frontrow, dito magbabagong buhay ko. Pero kailangan ko ng
inspiration and motivation, ano ang mabibigay mo mensahe sa kanilang lahat? Okay, isang beses na tanong ako, ano pa para sa iyo ang ano, ang financial literacy? Sabi ko, big word. Financial literacy, hindi ko talaga masyadong naiintindihan kung anong ibig sabihin sa akin, kung ano ibig sabihin ng financial literacy. Pero sa mga karanasan ko, para sa akin, ang pinakasimpleng ibig sabihin sa akin ng financial literacy ay yung aware tayong lahat na darating ang punto sa buhay nating lahat na mangangailangan tayo ng tulong at walang tutulong sa atin kundi ang sarili natin. Kaya dapat paghandaan natin ang araw na yon. Bago pa dumating yung araw na mangangailangan tayo ng tulong, kailangan handa tayo na tulungan ang sarili natin. Yun yung financial literacy. Kailangan meron tayong hawak na pangprotekta sa mga sarili natin, di ba? At yun yung ibinibigay ninyo yung oportunidad. At ngayon na nandito na tayo sa puntong ito ng buhay natin na ang dami nating natatanggap na pagpapala, kailangan mag-concentrate tayo sa purpose. Hindi pwedeng may natatanggap tayo at may nangyayari sa buhay natin ng walang purpose. Everything has a purpose. Bakit ba tayo pinagkakatiwalaan ng ganitong pagpapala? May purpose to. Ang unang purpose nating lahat, ako nga sabi ko kay RS yung nakaraan, sabi ko, bago ako pumasok ng showbiz, nung pumasok ko ng showbiz, ang unang purpose ko lang naman, napakasimple. Gusto ko lang kumita. Diba? Selfish. Gusto ko lang kumita. Pero tama yun, love yourself. Oo. Love yourself. Kasi, wala kaming pera eh. Mahirap kami. Tagamanugit ako eh. Yung bahay namin, yung pag dumura lang ang langit, abot na hanggang tatuhod ang tubig sa loob ng bahay namin. Yung ganon. Yung... So, gusto kong kumita para magkaroon ako ng magandang buhay at yung pamilya ko. Eh, kumita na ako. So, sabi ko, wala nang purpose kasi kumita na ako. Sabi ko, hindi. Kailangan may purpose pa. Kasi kung wala kang purpose, ihinto mo kung ano yung nangyayaring maganda. Eh, hindi mo pwedeng ihinto. So, sumunod na purpose ko, kumita na ako. Ngayon, gusto ko namang sumikat. Hindi naman siguro masama kung sumikat ako gamit ang talento at kung anong meron ako. Eh, biniyayaan ako ng Diyos ng pagkakataon kahit papano sumikat din. Sabi ko, so paano to? Eh, sumikat na ako, may pera na ako. So, wala nang purpose. Ayoko nang magpatawa. So, I almost stopped doing what I have been doing on TV. Ayoko nang mag-showtime. Ayoko nang mag-GGB, ayoko nang magpinikula. Nakipag-usap na ako sa management na hanggang ganitong taon na lang po ako. Kasi feeling ko may pera na ako. Feeling ko sikat na ako. So wala na akong purpose. Until I went to the States, nag-concert ako. Sabi ko, last concert ko na to. Hanggang nakita ko, habang nagpa-perform ako, merong sabi ko, ano pong request nyo? May sumigaw na nanay. Sabi niya, whoops, Kiri. Whoops, Kiri. Correct. Sabi ko, ay sorry po mami, hindi po yung kasama sa line-up ko. Sabi niya, ah gano'n. Tapos umiyak yung nanay. Sabi ko, ba't po kayo umiyak? Kasi itong anak ko, biglang tumayo yung anak niya, special child. Tapos sabi niya, itong anak ko na special child, wala siyang ibang alam na kanta, kundi yung kanta ng Whoops, Kiri. At pag naririnig niya yun, yung ang nagpapakalma sa kanya pag sinusumpon siya. Ah, doon siya naging okay. So I realized, meron akong gift na makapasok sa mundo ng isang bata na tanging siya lang ang nakakaintindi, di ba? So sabi ko, oh my God, hindi ako pwedeng huminto. Kasi pag huminto ako, paano na yung mga batang special na umaasa sa pagpapatawa ko habang buhay na lang ba silang magwawala kasi hindi sila kakalma ng dahil sa akin. So, tama. I can't stop. So everything that we do, every blessing that we have, may purpose po yan. We have to realize and acknowledge that purpose para maging meaningful kung anong meron tayo ngayon. Tama yun eh. Actually, you should not stop. Yes, let's not stop. Imagine yung nakaka-apekto ka ng mga, kahit nga yung mga special child na apektuhan mo. Ano pa kaya yung mga tayo, di ba, na blessed tayo and grateful? Pag nakakarinig tayo ng mga words from Vice Ganda, gusto natin i-share sa ibang tao para mas maka-inspire din. Tama ba, guys? Kayong dalawa, naka-apekto kayo. Itong mga to, naapektuhan nyo. At lahat kayong nandito ngayon, paglabas nyo yung venue ito, lahat kayong may kakayahan ng maka-apekto ng maganda sa kapatid.